Welcome back mga kaboytek and welcome po sa aking YouTube channel tutorials. Our topic for today, Microtech PPOE and hotspot setup in the same interface. At kung sa tingin nyo po mga kaboytek ay nakakatulong ito sa inyo, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko every week. Disclaimer lang po bago po tayo magsimula, ako po ay hindi isang expert pagdating sa pagkukonfig ng Microtech. Ang lahat ng ituturo ko po sa inyo ngayon ay base lang po sa aking personal knowledge and experience. Ngayon po mga kabaytek, meron po tayong mga device sa harap natin. Meron po tayong Microtech hoplite, and then meron tayong tinda, router, F3, and then meron tayong compass antenna, outdoor, E314 version 2. Okay? Si Microtech hoplite, dito natin i-config yung configuration natin para sa PPOE and hotspot. And then si tinda router naman, set up natin siya as PPOE. Okay? And then si compass E314 version 2, set up natin siya as outdoor antenna para sa hotspot. Okay? Tara, start na tayo sa ating configuration. Before po tayo mag-proceed sa ating configuration, so ito yung setup natin sa Microtech. Si Ether1, dito natin i-connect yung modem natin from ISP. And then si Ether2 para sa mga personal computer natin, laptop and PC. And then si Ether3 para sa F3 router. Setup natin siya as a PPOE. And then si Ether4 para sa compass E314 outdoor antenna and access point para sa hotspot. Unahin na po natin i-config yung ating Microtech. So naka-ready na po yung ating Winbox. Connect na po tayo. Yung Microtech ko pala ngayon, wala po siyang configuration, naka-default configuration po siya. Okay? So yung unahin natin i-set up yung interface si Ether1 para sa ISP. Okay? And then si Ether2 para sa mga personal computer natin. And then si Ether3 para sa PPOE and hotspot. Okay? So, teka lang. Ayan, hotspot. And then si Ether4, ganun pa rin. PPOE/hotspot. Apply lang and okay. Yung next na gagawin natin, gawa tayo ng dalawang bridge. Okay? Bridge para sa personal computer natin. Apply, okay. And bridge para sa PPOE/hotspot. Apply and okay. And then punta tayo sa port. Dito tayo mag-a-assign si Ether2 para sa bridge personal. Apply lang and okay. And then si Ether3 para sa hotspot and PPOE. Apply and okay. At ganun pa rin si Ether4 para sa PPOE and hotspot. Ayan. And then yung next na gagawin natin, gagawa tayo ng IP address. IP address para sa personal computer natin, 192.168.20.1/24. And then yung interface, personal, bridge personal. Apply and okay. And then IP address para sa hotspot, karaniwang ginagamit ko, 10.0.0.1/24. Interface yung bridge PPOE and hotspot. Apply and okay. And then enable natin yung DHCP client. Interface Ether1 lang, ISP. Apply and okay. Ayan, connected na po siya. And then DNS, allow request remote. Then maglalagay tayo ng Google DNS. Ayan, 8844. Apply lang and okay. Yung next na gagawin natin, DHCP server. Set up natin yung DHCP server para sa personal computer natin. Tignan natin, bridge
personal, next lang, and then rename lang natin. Ayan, personal, and then punta tayo dito sa IP pool, rename lang natin pool personal, apply lang and okay. Ganito rin, apply, and then yung setup na natin yung DHCP server para sa hotspot and PPOE bridge. Ayan, next lang. Ayan, and then rename lang natin PPOE / hotspot, and then dito sa IP pool rename lang natin pool PPOE / hotspot. Okay, apply and okay. Apply lang and okay. And then yung last firewall nut para magkaroon na po ng internet yung MikroTik natin. Nut, and mag-a-add lang tayo. And then general, so out interface, ISP action, masquerade lang, apply and okay. Check natin kung meron na ba siyang internet. Pin lang, google.com. Ayan, meron na po siyang internet. Yung next na gagawin natin, gawa tayo ng IP pool para sa PPPoE. Okay? Punta tayo dito sa IP, and then IP pool, and then gagawa tayo ng IP pool para sa PPOE, and then yung address lang 192.168.50, and then 2, and then 192.168.50.254. Yung IP pool, ito yung mga IP address na ibibigay kay MikroTik na sa mga router na kukonnect sa kanya. Mag-i-start siya from 2 hanggang 254. Okay, apply lang and okay. And then punta na tayo dito sa PPPP. Okay, set up na natin yung server ng PPPoE. Punta tayo dito sa PPPoE servers, and then mag-a-add tayo dito yung service name lang PPPoE, and then yung interface, ito na yung bridge PPPoE and hotspot. Okay, and then uncheck lang natin to, and then CPAP lang. Ayan, check natin yung one time season per host, apply and okay. Yung next na gagawin natin, punta tayo dito sa profile. Gagawa tayo ng tatlong profile. Profile para sa 5 Mbps. Ayan, yung local address niya is 192.168.50.1. And then yung remote address niya, ito yung ginawa natin na IP pool. Ito, PPOE. Okay? And then DNS server 192.168.50.1, and then lalagyan natin siya ng DNS. Ayan, and then punta tayo dito sa limits, and then maglalagay tayo ng limit 5 MB para sa download and 5 MB para sa upload. Okay, and then ganun lang. Apply and okay, and then copy lang natin. Gagawa tayo ng 10 Mbps profile para sa 10 Mbps. Ayan. And then yung limit niya is 10 Mbps. 10 Mbps para sa upload at saka 10 Mbps para sa download. Okay lang. Apply. Okay. And then gagawa tayo ulit para sa 15 Mbps. Na profile, copy lang, then direct na ta 15 Mbps, yung name, and then yung upload niya is 15, and then yung download niya is 15. Apply lang and okay. Okay, so meron na tayong tatlong profile. Meron tayong 5, 10 at saka 15 Mbps. And then yung next na gagawin natin, gawa na tayo ng user account. Punta tayo dito sa secret, and then mag-a-add tayo dito. Kunwari, merong nag-a-apply sa akin ng 5 Mbps, yung pangalan niya, example lang, si Roland. And then yung password niya,
kunwari Boytech lang. Ayan, Boytech yung password. And then yung service niya is PPPoE, and then yung profile niya is 5 Mbps. Apply and okay. So meron na tayong PPPoE account. So i-config na natin yung ating Tinda router para ma-test natin kung gumana yung ating setup. Okay? Ngayon po, set up na po natin yung Tinda router. Connect tayo sa Tinda. Ayan, yung cellphone lang po yung gagamitin natin para sa configuration ng Tinda router. So, ayan. Hintayin natin lumabas yung portal ni Tinda. Ayan. Yung connection type, PPPoE lang. And then, lagyan na natin yung username. Yung username, Roland. Ayan. And then, yung password, Boytech. Ayan, yung mali. Boytech. And then, ito lang. Ayan. And then, yung Wi-Fi name, babaguhin lang natin, lalagyan natin ng Roland Wi-Fi. Ayan. Kunwari lang. And then, hindi muna natin siya lalagyan ng password, okay? Click na natin, okay. Ayan. Nakasave na po siya, so, kukonnect tayo sa Roland Wi-Fi. Ayan. Roland Wi-Fi. Hintayin lang natin saglit na makakonnect tayo ulit. Ayan, connected na po tayo. And then, punta tayo dito sa browser. Para ma-access natin ulit yung Tinda router, ita-type lang natin yung default gateway ni Tinda. 192.168.0.1. Okay. Ayan, ito na po yung dashboard ni Tinda. So, nakikita niyo po, disconnected pa po siya, wala pa po siyang internet. So, yung gagawin natin, i-connect na natin yung router doon sa Ether 3 ng MicroTrip. Okay? Ito na po yung MicroTrip natin. So, nakikita niyo po, yung Ether 1, nakasaksak na po siya sa ISP natin. And then, si Ether 2, nakasaksak sa ating laptop, computer. Okay? And then, si Tinda, ito na po yung Tinda router. Nakikita niyo po, meron na po siyang LAN. Then, dito sa likod ng Tinda, yung LAN po, i-connect nyo lang dito sa WAN. Okay? Dapat sa WAN nyo lang yung ilalagay yung LAN cable. And then, yung LAN cable, ilalagay na natin dito sa Ether 3. Ayan. I-connect na natin siya sa Ether 3. Sinsya na po, mag-isa lang po yung... Ayan, connected na po siya. So, titignan natin sa cellphone kung mayroon na ba siyang internet. Balik tayo sa ating cellphone. Try natin connect ulit sa Roland Wi-Fi. Ayan. Connected na po tayo. So, punta tayo sa browser. Titignan natin. Ayun, connected na po tayo. So, mayroon na po siyang internet. Naka-online na po yung ating router. Okay? So, try natin mag-YouTube kung mayroon ba siyang internet. Ayan. Try natin mag-play. Ayun, meron siyang internet. Ayan. So, meron siyang internet. Try natin mag-speed test kung gumana ba yung limit natin na 5 Mbps. Ayun, kagat na kagat yung 5 Mbps para sa download. And then, 5 Mbps para sa upload. Okay? So, nakikita niyo po, kagat na kagat yung limit natin na 5 Mbps. Kung wari si client, si Roland, gusto niyang mag-upgrade up to 10 Mbps. So, yung gagawin lang natin, balik tayo sa MicroTrip, yung secret profile, papalitan lang natin ng 10 Mbps. Apply lang and okay. And then dito sa active connection, i-remove lang natin yung user niya. And then kukonnect yan ulit. Pukonnect siya ulit sa MicroTrip. And then try natin mag-speed test kung gumana ba yung pinalitan natin ng 10 Mbps.
Ayun, gumana yung 10 Mbps. Ganun lang po siya ka simply. Kung gusto nyo pong palitan yung speed Mbps ng client, ayun, yung download nasa 9.01 lang, and then yung upload nasa 9.60. okay, ngayon po tapos na po natin i-set up yung PPPoE. So yung next na gagawin natin, set up na naman natin yung hotspot. Okay, punta tayo dito sa IP, and then click natin hotspot, and then dito sa server, and then click natin hotspot setup, interface, PPoE and hotspot, next lang, then click natin yung next, and then next lang. Ayan. Okay, and then punta tayo dito sa server profile, set up lang natin to. Ayan, check natin si cookie, and then trial, okay. And then gagawa tayo ng user profile, okay. Yung mag-a-add tayo dito, yung gagawin natin para sa guest natin, and then yung address pool, PPPoE and hotspot, and then lalagyan natin ng limit 5 MB para sa upload at saka 5 MB para sa download. Apply lang and okay. And then gagawa tayo ng user. Okay? Server, hotspot 1, and then user niya kunwari user 1 lang, ganun lang. And then yung password niya is 12345 example. And then yung profile niya, yung guest, apply lang and okay. So meron na tayong hotspot user. Okay, so itatry na natin yung compass E314. So isa-set up muna natin para matry natin kung gumana yung ating setup. Ayan, ito na po yung compass outdoor antenna na E314. So nilagyan ko na po siya ng power. So from dito ko po kinunik yung LAN cable niya sa 1. So nakikita niyo po, sa 1 po yung nakakonik yung power niya papunta dito sa kanyang adapter. Ayan. Ayan. From PoE to 1. Okay? So i-config na natin. Yung gagamitin po natin sa configuration ng compass antenna, cellphone pa rin yung gagamitin natin para sa configuration ng compass. Okay, connect tayo sa compass. Ayan, connected na po tayo. Okay, so punta tayo sa browser, and then type lang natin yung default gateway niya. So 192.168.168.10.1. okay, ito yung default gateway ni compass. Ayan. Ayan, nakapasok na po tayo sa portal. And then yung default password niya is admin lang. Admin. And then ito na po yung dashboard niya, okay? So nakikita niyo po. And then click natin yung wizard. And then click natin yung bridge. Pagkatapos, click natin yung access point. Okay? And then dito, pwede natin babaguhin yung IP address niya or pwede rin hindi. Okay? And then click natin next, and then babaguhin lang natin yung SIS ID. Hotspot lang yung SIS ID. Ayan. And then hindi na natin siya lalagyan ng password. And then yung frequency niya, pwede tayo mag-set ng frequency, channel 6. Ayan. And then click lang natin finish, okay? Ayan. So hintayin lang natin na matapos yung setup niya, processing. Ayun. Tingnan natin sa wireless. Ayan, so napalitan na po yung SIS ID niya. So hotspot na po siya. Yung gagawin natin, i-connect na natin yung compass sa Microtech. So para meron na po siyang lalabas na portal galing sa Microtech. Okay? Ito na po yung compass natin. I-connect na po natin siya sa Ether 4. Okay? Ayan.
Nakakonnect na po siya sa Ether 4 from LAN papunta sa Ether 4. Che-check na natin sa ating cellphone kung meron ba siyang lalabas na portal na galing sa hotspot, okay? Okay. Balik tayo sa ating cellphone. So, try natin mag-connect sa hotspot. Titignan natin kung gumana ba yung setup natin. Hintayin lang natin lumabas yung portal. Yan, lumabas na po yung portal. Pag gusto nyo po ng portal, ilalagay ko lang yung download link nito sa baba ng description. So, i-download nyo lang. At kayo na po bahala mag-customize, okay? So, try natin mag-login gamit yung ating user na ginawa sa Microtech. So, click na natin user. And then, yung user 1. And then, yung password niya is 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, titignan natin sa Microtech kung magiging active ba siya. So, click natin yung login. Ayun, gumana yung ating setup. Okay, so try natin mag-YouTube. Titignan natin kung meron ba siyang internet. Try natin mag-play. Ayan, meron siyang internet. Yun, meron siyang internet. So, try natin mag- try natin mag-speed test kung gumana ba yung nilimit natin na 5 Mbps. Okay? So, try natin mag-speed test. Ayun. Kagat na kagat yung 5 MB. Para sa download. And then 5 MB para sa upload. So, nakikita niyo po, gumana yung ating setup. Okay. So, success po yung configuration natin para sa hotspot. And then, pati yun sa PPUE. Gumana rin yung setup natin sa PPUE. So, yun lang po yung tutorials natin ngayon. Sana may natutunan kayo at maraming salamat sa panonood. At huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko every week. So, maraming salamat ulit at magandang araw.